Ayan, so isang magandang araw muli sa inyo lahat, mga kababayan, no? So kaya barito po muli, nagbabalik. Ayan, so ito nga, meron hong kasing nag-PM sa akin, na gawin ko na rin daw topic yung sinabi ko nga doon sa, kasi gumawa ko ng isang content, no? Dito sa, regarding dito sa, ayan, yung speech ni BBM na most viewed, no? Yung dami ng nanood, hanggang ngayon, hanggang sa sandaling ito, ang speech pa rin ni BBM ang pinakamaraming nanood for the past 2 months doon sa website ng sa tawag doon sa UN, ayan, sa UN website ay UN United Nations official YouTube channel. So ngayon, isa sa mga itatakal naman natin na topic is ito. Ito naman itatakal natin na topic. Ito. Alright. Ito. Saan ba? Dito tayo magsimula. Ayan. Ito yung pag-walk out daw. Ayan. Nag-walk out daw yung mga world leaders na nagsalita si PBBM. Okay? So ito nga, meron silang mga pinakita mga pictures dito. But anyway, these pictures kasi galing sa News 5 ito. Ito lang, meron lang mga nag-caption na about doon sa pag-walk out doon ng mga tao. Ito, ito pa yung isa. Nung wala siya sa podium, ang daming tao, nung nagsalita na sabay-sabay na nag-Yosef break. Alright, so of course, ano nila yan eh, katuwaan yung mga ganito nila yan eh, so wala tayong magagawa. But anyway, yung Rappler mismo, ito, right? Ito, fact checks ng Rappler, fact check niya, there was no walkout during Marcos' speech at the UN. Okay, ngayon titingnan natin, ito ho yung ano, pinaka-programa nila. Okay, ang Pilipinas ho ay nag-schedule ng September 20, 2022 to 3 PM. Ito yung afternoon na session. Okay. Nauna muna yung Honduras, pangalawa yung Philippines, then Lithuania, ang sunod-sunod na yon. Okay, sa morning session naman ng 22, ito, ng 20, September 20, 9 AM, ito sinimula ng Brazil hanggang sa France. Then most probably, nagkaroon sila ng break time. Then sumunod naman sa afternoon session, yung 3 PM, simula ng Honduras, tapos Philippines, Lithuania, and so on and so forth. Okay. So ito mga kuha nila, ito mga kuha to talaga, ito yung speech ni BBM. So mapapansin naman talaga natin na ang dami talagang mga bakanting upuan, no? But the connotation, no, the idea na gusto ipalabas ng marami na nung nag-speech si BBM, itong sabi dito, nag-walk out yung mga world leaders. Right? So of course, ano nila yan eh. Yun yung katuwaan ng mga taong ganito yung gustong gawin, no? Yung alam yun kahit na wala nang masyadong gamit ng utak, wala nang masyadong gamit ng isip, basta lang magkaroon lamang ng parang kahit na peke, no? Kahit na walang katotohanan, gusto lang ilabas, no? Makakontra lang nang wala naman sa punto. Alright. So I hope na hindi tayo maging ano, kayo yung mga nanonood na to, puntusan natin yung mga tao na talagang may punto. Talagang may tama, no? Talagang pag pinuntusan natin sila, talagang meron. May dating, may impact, may bigat. Ito kasi, ang ipinapalabas dito na nag-walk out daw yung mga tao nung panahon na ni BBM na magsasalita ng kanyang speech, magdi-deliver na siya. Again, ang Rappler, pinabulaanan niyan, wala na po yan. Okay, ngayon, titingnan natin yung speeches ng iba. Tama ba? Basta yung mga speech ng iba. Speeches. Ayan. Simulan natin sa Honduras. Honduras, ito afternoon session to ha. Kasi pangalawa yung Pilipinas. Ang sabi kasi ng iba, ang dami kong nabasa sa Facebook. Of course, kailangan natin magkaroon ng konting critical thinking lang pag may mga lumalabas na ganoon. Ang sabi kasi ng iba, pagdating sa Honduras muna, ang dami daw ng ang daming mga audience na nakaupo doon. Pagdating ng Philippines, nag-Yosi break, yung mga term na ginamit nila. Ngayon tingnan natin yung Honduras. Where is Honduras? Okay, hanapin natin yung Honduras, Philippines, Italy, Lithuania. Ayan, yan, yan, yan. Ito. Ito ho mga kaibigan, ito yung unang nag-speech yung Honduras. Kung mapapansin natin, from the beginning pa lamang ng session, ng afternoon session, ito ho, simula dito sa Honduras, Philippines, Lithuania, and so on and so forth, ay talagang wala ng mga tao masyado. So marami na talagang mga bakante. Bakit nangyayari ang ganyan? Most probably kasi yung mga ganitong mga punto kasi mga kaibigan. Yung ganitong mga pagkakataon mga kaibigan,
pangalawa, pangatlong araw ng session ng UN, may mga side na mga usapan na yung ibang mga world leaders, no? So isa 'yan sa mga reason kung bakit yung iba walang tao, 'di ba? So may mga side meetings na yung ibang mga leaders po dito. But anyway, hindi yan naman ganun kaano kasi nabigyan ng pagkakataon lahat na makapagsalita dito and all of this speech na nila is mga recorded. Okay, kung mapapansin natin yung Honduras, pinakauna ng salita base dito sa programa, talagang walang tao din yan. Si Xiomara Castro Sarmiento, President of the Republic of Honduras, that I request protocol to ayan. Escort. So ayan, nung tinawag nito ngayon, yung Honduras. So mapapansin natin, kahit if forward natin niya, meron pa yata tayong makikita dito eh. Sa bandang dito sa may unahan, on behalf of the General Assembly, ganun pa rin talaga yung quantity, yung dami ng tao. Oh, kung mapapansin natin dito, teka lang. Yan. Marami pa rin talaga. Ito mga delegates ng ano to eh, ng Honduras. Honduras. Yun. Marami pa rin talaga mga bakante ng mga upuan. Okay? So anong sumunod? Pagkatapos dito is yung Philippines. Pero tingnan muna natin yung Lithuania. Ito, Lithuania yan. Ito, president ng Lithuania. Lithuania president yan. Okay? Ayan, Lithuanian president yan. Okay? Ayan. Ulitin natin konti. Okay? Ayan. Wala pa rin talaga mga tao. Diba? Play natin. Oh. Diba? Ito after to ng pagsasalita ng Philippines. Right. Ngayon, tingnan natin naman yung sarado na natin yung Lithuania. Ito, Honduras. Sarado natin yung Honduras. Ito naman yung Italy. Ang Italy ay pang last na nagsalita. Ayan. Italian, mga kaibigan. Italian. Ito, Italy po yan, mga kaibigan. Kita nyo ba dyan? Yan, Italy po yan. Wala. Mas lalong wala. Di ba? Ito yung pinakalas ng salita para sa afternoon session ng September 20. Ayan. Lentísimo, señor Mario Draghi, presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana. Italia. Alright, so, wala din mga tao talaga. So, I think hindi naman ganun kabastos yung mga delegates dito para mag-walk out para sa isang pinuno na nagsasalita. Diba? Puntahan natin yung morning session. Ito, France. Morning session ba yung France? Ayan, France. Sa morning session, France yung pinakahuli ng salita. Morning session to, ha? Ayan, tinan mo, ang dami din bakante na mga France to. Ayan. France. Ayan yun. Yung France ay pinakahuli ng salita para sa morning session ng September 20, 9 a.m. Ayan, France. Okay? So, yan. France na yan, mga kaibigan. So, ang dami din hindi talaga nag-attend dan September 20 to. Diba? September 20. Ito, Korea. Ang Korea ay, ayan, pang-sampo para sa morning session. Tingnan natin yung Korea. Ayan, Korea yan. Morning session, afternoon session, halos walang masyadong changes pagdating sa quantity. President of the Republic of Korea, I request the protocol to escort His Excellency. Korea. Alright? This is Korea. On behalf of the... Yan. Forward natin dito. Chijihago. Yan. Ang dami din bakante ng mga upuan. Walang nag-walk out. Alright? Walang nag-walk out. Brazil. Tignan natin yung Brazil. Brazil ay... Ang Brazil ang pinakauna sa morning session. Ito sa Brazil medyo marami pa. Morning session to eh. Ayan, Brazil. Ito Brazil to eh. Ayan. Morning session yan. Medyo marami pa. Ayan, tignan natin oh. Alas 9 ng umaga to eh. Ayan mga kaibigan, alas 9 ng umaga. Ayan oh. Pero marami din mga bakante, mga upuan. Siyang pinakauna sa umaga. Okay? Yan. Ito yung kay Bongbong Marcos.
Ang dami din. Makakabakante na mga ano, afternoon session si ang Pilipinas natin ay Philippines natin ay afternoon session pangalawa sa Honduras. Okay. So marami naman talaga mga bakante, mga ano pa din. But ang reason kung bakit maraming bakante from the first speaker hanggang sa dulo is hindi nag-walk out yung mga representative, yung mga delegates ng iba't ibang bansa na member ng UN. At talagang from the beginning pa lang, wala na talaga sila doon. Right? So bakit natin ito tinatalakay? Sapagkat napakadumi na kasi ng ginagawa natin na para lang tayo makapunto, gagawa tayo kahit mga peke, kahit kasinungalingan, kahit na walang kwenta, kahit na walang punto, para lang mayroon tayo masabi against doon sa bagay na ayaw natin, igagawa tayo ng mga kwentong walang kalutay-latoy. Diba? Naano ka ba na hindi ka ba na nakikilabutan na para ka lang makapunto sa isang bagay, gagawa ka ng parang masama, pangit, hindi ka tanggap-tanggap para lang makapunto ka doon sa taong ayaw mo, sa namamahala na ayaw mo, di ba? Doon sa isang body na hindi ka nag-agree, gagawa ka ng isang karumaldumal na kasinungalingan, ayaw mo ng kasamaan, igagawin mo gaya ng pagsisinungaling para lang makapunto ka doon sa isang tao. Pero pag tinibang naman talaga natin, hindi siya nagiging punto. Sana hindi tayo maging ganito. Ngayon, kung gusto natin makapunto talaga, doon tayo sa mga totoo. Doon talaga sa may bigat. Doon talaga sa makakakahon tayo. No, yung pag sinabi talaga natin yung bagay na to, ay talagang totoo. Diba? Kung pumunto man tayo, dapat may basihan talaga, may punto, mayroon talagang timbang, meron talaga tayo yung mga collection of facts or mga things na gusto natin talaga i-presenta na talagang pagbinasa ng kahit sinong magbabasa, kahit sinong manonood, eh talagang meron silang makukuhang punto doon. Gaya nito, limbawa, kapag makikita ito ng mga pro-BBM, diba, mas lalong hindi nakakahikayat yung mga anti-BBM ng mga pro-BBM para kumampi sa kanila kasi yung mga style ng paghihikayat natin sa kanila, yung atake natin para doon sa mga kalaban natin is sobrang dumi. Alright? So, baguhin natin yung style na ganon. So, we can do much better pa patungkol sa mga bagay na ganito. Kaya nahihirapan tayong hikayatin yung iba na paniwalaan yung sinasabi natin against doon sa mga sinasabi natin against doon sa tao na sinasabi natin na kalaban natin. Right? So let's do more much better, kaya pa natin 'to, no? Okay. Pro BBM ka man, anti BBM ka man, pro Lenny ka man, anti Lenny ka man, magkaroon tayo ng isang healthy, factual, may timbang na mga discussion na mga ipupunto natin. Para pagdating ng tamang panahon na mayroon na tayong kailangan nating mamili na magiging leader, kailangan nating mamili ng mga bagay-bagay na kailangan nating piliin, eh meron tayong pagbabasihan na tama at totoo. Okay? So marami na kasi ngayon, makikita mo talaga, ang dami na rin nagre-research, ang dami na rin natututo, ang dami na rin talagang nagkakaroon ng open na pag-iisip sa mga bagay-bagay. Ngayon, kung nagpresenta tayo ng tunay, tapat, may punto, may bigat, may katotohanan, pag nabasa yon at nakita nila, pag nag-research sila, tama yon, yun mismo will speak for itself. At kung sakasakali ang plano mo talaga is yung makakabasa nito, sikayatin mo, hindi ka mahirapan kasi fact yung ginawa mo. Whereas kung malito, yung katotohanan wala dyan, pagsisimula yung ginawa mo, ako na nakabasa nito, tapos nag-research ako, makikita ko talaga na hindi pure yung gusto mong gawin para makahatak ka lamang ng tao. Talagang gera lang yung gusto mo. Talagang gulo lang yung gusto mo kasi nungalingan yung mga ginagamit mo. Right? So, you can do better, you can do more, we can do more sa mga bagay na may kinalaman nito. Right? It's not about the president, it's not about the speech, it's not about the situation, it's about doon sa ugali ng gumagawa ng ganito mga kwento. Sino ngayon ang lumalabas na walang kwenta? Yung mga nakapanood dito, alam niyo na.